Magandang umaga po sa inyo lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta po kayo? Ako po yung umasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa pagising ninyo ngayong umaga. Taglay ninyo ang lakas na galing sa Diyos. Nawa sa buong umagang ito, sa atin pong morning mana, makikinig kayong namataman dahil napakahalaga pong paksa ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Nais ko rin pong pasalamatan ang nagbigay sa atin ng tanging bilang upang ang ating isipan ay atin pong ma-focus sa ating Panginoon sa pamagitan po ng mga awitin na nagbibigay ng papuri sa Diyos. At ang ating pag-aaral ay lalo pong magiging makahulugan. Samantala po tayong mananalangin. Makapangyarihan naming Diyos, Ama naming nasa langit, salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo sa amin ngayong umaga. Mag-aaral po kami ng inyong banal na salita. Nawa ang inyong pamamatnubay ang siyang mararanasan namin upang kung magkagayon, susundin namin ang inyong banal na kalooban. Salamat po sa inyong pagdinig sa amdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay judging others o yung paghatol sa iba. Ito po ba ay mabuti o ito po ba ay masama? Nais ko pong basahin ang aklat ng Matthew Kapitulo 7, 1 at 2. Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. Kaya napakahirap pala ang magbigay ng paghatol o yung ating i-judge yung ibang mga tao. Kasi kung ano yung ating ginamit na pamantayan sa paghatol, doon din po tayo hahatulan. Let us consider the idea, no? Yung sa ating pahapyaw na introduction ngayong umaga. Kung ano ang sinasabi ng talatang ito. Ang sabi po, to pass judgment upon others, saying the less, is very dangerous. So yung paghatol sa iba, yung pagbibigay ng kuro-kuro tungkol po sa mga bagay na hindi maganda sa ating kapwa-tao, ito po ay mapanganib. Bakit po kaya magiging mapanganib ito? Because we are not capable of judging right. Ibig sabihin, yung mga gagawin nating paghatol ay maari pong mali dahil mayroon po tayong alin. Yung ating kaisipan ay mayroon pong hangganan. At dahil dito, kung minsan, ang ating tinitingnan, ang akala natin, yun ang tama, yun pala ay kabaliktaran ang mga bagay na ito. At dahil dito, nagkakaroon tayo ng suliranan. Ikalawa po, because we cannot read the heart or mind and the possibility we can be wrong in our judgment. So malaki pang posibilidad na tayo po ay magkakamali dahil hindi po natin nababasa yung puso at yung isipan ng mga ng tao na ating tinitingnan na maaring mali ang kanyang ginagawa. So dahil dito, hinahinay po tayo sa paghatol o sa paghusga sa ibang mga tao. Upang kung magkagayon, sa pamagitan nito, hindi po tayo magkamali. Ang maaring masabi natin, perhaps the deeper reason for our inability lies in the fact that we pass sentence upon others, maybe the ones, we are the ones deserving it. Kung minsan, hinahatulan natin yung iba, naisip natin na tama yung ating mga sinasabi, pero hindi natin alam yun, pala ay mas malala pa tayo at tayo pala ang alin, deserving. Tayo pala ang karapat dapat minsan nabigyan ng paghatol dahil yung ating mga paghatol ay hindi tama. Yung ating pag-judge sa ating kapwa ay hindi tama. Nagkaroon tayo ng maling konklusyon sa mga bagay na nakikita lamang natin, sa mga bagay na naririnig natin. Pero hindi lubusan nating alin, nauunawaan. Di ba? Marami tayong mga ganong karanasan. We ourselves are burdened with many infirmities at tests. Ibig sabihin, mayroon tayong mga pagkukulang. Kaya dahil dito, magiging maingat tayo. We need to be cautious when we judge other in such a way that we will not be what? We will not be faulted na tayo fault finder lamang, na tayo ang tao ay mag-iisip na yung taong ito, wala nang magandang masasabi tungkol sa akin, judgmental yung taong ito. Ayaw natin kasing masabihan tayong judgmental. Pero kung minsan, no?
tayo ay hindi makapigil sa ating mga sarili na kung anong nakikita natin at mayroon tayong naririnig, sasabihin natin, concern lang ako, concern lang kami, concern lang ako sa mga pangyayari. Kaya ito ay aking binibigyan ng komento. Pero ang resulta pala ay hindi napapabuti kundi napapasama. Naalala ko tuloy yung kasaysayan, no? Sa banal na kasulatan ng kung saan ito po ay kasaysayan ng isang babae, she was caught committing adultery. Siya raw ay nahuli sa pangangalo niya at siya po ay dinala doon sa ating Panginoon ng mga accusers. At gusto nila na hatulan nila ang babaeng ito ng kamatayan dahil ang sabi nila ayon sa utos ni Moses ay ang isang tao na nahuli sa pangangalo niya dapat po siyang alin. Dapat siyang batuhin hanggang siya'y mamatay. Pero ang ating Panginoon, no, ay parang hindi sila pinapansin, parang hindi naririnig ang Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon habang pinipilit nila na ang ating Panginoon ay magbigay ng kaniyang kaisipan tungkol sa bagay na kanila pong dinala na bagay na kung saan concern para sa babaeng ito na sabi nila nahuli sa pangalo niya. Yung ating Panginoon po ay kanya pong siya ay yumuko at kanyang ginamit ang kanyang kamay at siya ay nagsimulang magsulat doon sa lupa. At sa tuwing sila po ay lalapit, no? One after the other, kasi nakita nila ng ating Panginoon ay nagsusulat ng kanyang kamay doon sa lupa na wari baga ay hindi sila pinapansin. Lumalapit po sila. So one after the other, sila po yun, ho. Sila ay yung nakakita sa mga bagay na isinusulat doon ng ating Panginoon. Isa-isa po silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang sa bata or the other way around. Kaya ang sabi ng babaeng ito, ng ating Panginoon, if anyone among you does not sin, he or she will be the first to stone her to death. Sino man ang hindi nagkakasala ay siyang unang pumulot ng bato upang siya ay patayin. Pero alam po natin ang kasaysayan, napahiya sila, isa-isa silang umalis at lumayo doon sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon naroroon pa siya sa kung saan nakayuko at nagsusulat at yung babae ay nakatayo doon sa gitna dahil pinalibutan siya ng mga tao. Pero during this time, sila na lamang naiwan ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon ang sabi sa kaniya, sa babaeng ito, nasaan na yung mga taong umuusig sa iyo? Ang sabi ng babae, umalis na po sila. Ang sabi ng Panginoon, ako man, hindi kita hinatulan. Go and sin no more. Mga minamahal mga kapatid, napakahalaga po, no, na kung saan bago tayo magkaroon ng paghusga sa ating kapwa-tao, maging maingat po tayo upang kung magkagayon yung karanasan ng babaeng ito at ang karanasan ng nila sa ating Panginoon ay hindi na po muling magaganap sa buhay ni naman. Dahil napakahalaga po na magiging careful tayo dahil yung minsan yung karangalan ng iba ay nayuyurakan doon sa maling sapantaha, sa maling pag-iisip at sa mga maling alin, yung palapalagay. At dahil dito, ito po ang nagiging dahilan na ang relasyon ay maaring masira. Dito po mga minamahal mga kaibigan, ang ating Panginoon ay kanyang sinabi ang mga bagay na ito para kung magkagayon, magkaroon po tayo ng lesson. Sabi ng ating Panginoon, ako man, hindi kita hinatulan, go and sin no more. Alam po natin ang Panginoon. Alam niya ang lahat ng mga bagay. But he gave us the example na siya mismo, no, siya po ay nagbibigay ng opportunity para sa isang tao, para kung magkagayon, magkaroon ng pagbabago. Ngayon po, dadako na tayo sa kadahilanan kung bakit ang tao, tayo, ay hindi dapat humatol sa iba o magbigay ng kuro-kuro
na kung saan hindi po natin lubos na unawaan. Una po, we never know the person, the whole facts of the person. Isa pong lalaki, isang famous na rabbi, si Rabbi Hillel, ay kanya pong sinabi, "Do not judge a man until you yourself have come into his circumstances or situation." Ito po ipayo sa atin. Huwag na po nating hatulan ang isang tao hanggang hindi natin naranasan yung karanasan ng taong yon, o hindi natin talaga lubusan na nagiging bahagi ng kanilang karanasan ang ating naranasan. Para kung magkagayon, magiging alin, magiging safe tayo sa mga bagay o sa paghatol na ating ginagawa. It is also impossible for any man to be strictly impartial in his judgment. Minsan ay may mga biases tayo. Lalo tigit may mga prejudice tayo sa tao. Kaya instead na magiging impartial tayo sa ating mga pagkukoment, pagbibigay ng mga kuro-kuro, at kung minsan kapag may tampo tayo sa tao, may galit tayo, mayroon tayong nasa sa puso natin at nasa isip natin yung hindi magandang karanasan sa taong yon. Minsan yung ating mga kuro-kuro at maging yung ating mga pagbibigay ng mga comments ay kuminsan ay hindi na po nagiging objective para doon sa isang tao. Kaya ang mangyayari, yung taong yon ay maaring mapahama. It is told sometimes when Greeks held particularly an important and difficult trial, they held it in the dark so that judge and the jury would not see them, the man on trial. So they would be influenced by nothing but the facts of the case. Mayroon pong program, no, TV program sa atin, yung The Voice, ano, yung mga judge, tama ba yon? Kung saan yung mga judge ay nakatalikod sila, hindi nila tinitingnan yung kumakanta habang nagpe-perform ng pinakamagandang performance yung tao. Maaring sabihin natin, the greatest performance of his life. Pero yung mga judge ay nakatalikod. At kapag nagugustuhan nila yung awit, kanila pong ipipress ang buzzer at sila iaharap upang kanila pong makita yung umaawit. Because they were attracted with a voice, or maaring yung voice na kanilang naririnig, ito po ay maganda sa kanilang panlasa. So ang ganitong mga prinsipyo ay maging sa ibang pamamaraan sa buhay nagagamit. Pero sa mga Grego pala, ito po'y bahagi ng kanilang karanasan upang hindi po sila magiging partial kapag magbibigay sila ng desisyon para sa isang tao o para sa ikapapahamak o sa ikabubuti ng tao na kanilang hinahatulan. Hindi po sila tumitingin, kundi bagkos sila po ay naroon sa dilim at pinapakinggan lang yung katuwiran. At pagkatapos mapakinggan ito, saka sila magkakaroon ng tinatawag na kuro-kuro kung ang sinasabi ng taong yun ay tama o hindi. At doon sila magbe-base ng kanilang paghatol. Ang ikatlo po, it was Jesus who stated, "The reason why we should not judge others, no man is good enough to judge any other man." Kumbinsido po ba kayo na wala ni isa mang tao which is good enough to judge others? Totoo po yun, ano? Kasi tao tayong mayroong limitasyon sa ating buhay, sa ating pong mga ating pananaw sa buhay. Yung kaalaman natin na hindi katulad ng kaalaman ng Diyos. We have finite mind. Hindi tayo infinite. Hindi tayo all-knowing na katulad ng Diyos, na ano pat mayroong limitasyon yung mga bagay po na ating ginagawa. The world is full of people who claim to be extremely vocal in criticism, totally exempt from action. This is very dangerous, for we become hypocrite. Ang galing-galing natin na mag-comment sa iba. Magaling tayo magbigay ng encouragement sa iba. Magaling tayo magbigay ng mga advices sa iba. Pero kung minsan pagdating sa ating sarili, hindi natin magagawa. Kung minsan kabaliktaran ng ating mga sinasabi yung ating ginagawa. Kaya nga napaka-importante na bago tayo
magbukas ng ating bibig o bago tayo magsalita, iniisip natin yung mga bagay na ating sasabihin, dahil the moment na yung bagay na ating sinasabing ito ay maaring magkamali tayo, mahirap mo na pong baguhin. No? Lalo tigit yung komentary na ibibigay natin sa tao ay nakakasira ng kanyang puri, nakakasira ng kanyang dangal, at nakakasira ng kanyang esteem sa buhay. At dahil dito, maaring ito pang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. No? Mayroon tayong mga ganong mga experiences na kung saan may mga tao na nakarinig lamang hindi magandang pamanalita sa iba, hindi maganda yung komentaryo na ibinigay, gumawa sila ng isang hakbang na hindi dapat gawin. At ito ang naging dahilan ng pagkapahamak niya at gayon din pagkapahamak maari ng mga tao na kung saan nagbigay ng mga pananalita. Although sabihin natin concern lang tayo, pero kinakailangan maging alin? Magiging maingat tayo. Pero papaano yan? Maaring magtanong tayo. Papaano po yon sa church natin? Kung minsan ay may mga tao talagang pasaway, talagang nagkakamali. Ang sabi sa Matthew 7, huwag kang humatol upang huwag kang hatulan. Papaano po yon? Di papabayaan na lang namang natin sila sa kanilang mga ginagawa kasi baka tayo magkamali. Ang atin pong church, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang kailangan lang po natin, kinakailangan natin, kung may gawain tayong ginagampanan, kung tayo po sa iglesia, tayo member ng church board, or whatever position that we have, we need to be very careful in our words and actions. We need the guidance of the Holy Spirit as we do our job. We will not pass biased judgment, but it would be based from the facts and sound judgment. Importante po yon sa buhay natin na kapag mayroon tayong mga gawaing ginagampanan, hindi natin po ito dapat palipasin, sabihin mahirap kasi. Ang sabi kasi ng Panginoon, huwag kang humatol para huwag kang alin, para huwag kang ringhatulan. Kasi kung ano ang iyong pamantayan ng sa paghatol, doon ka rin gagawin. Nakakatakot naman yan. Di mabuti na lang, tingnan mo na lang kahit na mali pang ginagawa dyan kasi alin. Kasi baka ang ating mga masabi o baka yung ating maging judgment ay mali. Hindi rin po tama yan, dahil yun po isang pagkonsinti. Para ang isang gawain o ang isang iglesia na mapanatili po itong alin, busilak sa harapan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay nagmamalasakit sa isa't isa. So bahagi ng pagmamalasakit po yan. Kapag mayroong mga pagkukulang, may pagkakamaling ginagawa, tayo po yung nagbibigay ng mga guidance, nagbibigay tayo ng payo, at kung kinakailangan na magbigay po tayo ng disiplina ay gagawin natin. Dahil ang mga bagay na ito ay napaka-importante para yung buhay natin, ang ating pananampalataya ay atin pong maituwid alinsunod sa kalooban ng Diyos. Nating personal, kapag tayo ay gumawa ng mga hakbang na katulad nito. Pero bago natin gawin yon, we need the prayer that comes from the Lord. Kaya mga minamahal, mga kaibigan, mga minamahal, mga kapatid, ngayong maghapong ito sa inyong mga paggawa, sa araw na ito, alam natin that mayroon tayong mga tao makakasalimuha, may mga experiences tayo na maaring tayo po ay hindi makapagpigil sa ating sarili, na tayo po magbigay ng komentaryo, magbigay tayo ng ating kurukuro, tayo minsan ay dahil nakikita natin itong bagay na ito, we conclude na itong bagay na ito, ito ang kanyang ginagawa, ito ay hindi tama. Pero bago po natin gawin yon, we have to know yung background, we have to dig deeper para kung magkagayon, huwag po tayo magkamali, para hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Ang sabi po sa Matthew 7:1-2, judge not that you be not judged, for with what judgment you judge, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured back to you. Ito po ang sabi ng Panginoon. Kaya sana tulungan tayo ng Diyos na sa ating buhay, sa ating pananampalataya, sa ating paggawa, sa ating pakikipagkapwa-tao, at maging sa ating pananaw sa ating mga kapwa-tao na ang tingin natin, sila po sila ay karapat-dapat na hatulan, na sila ay mga taong hindi banal, o yung mga taong ito ay hindi sila nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahan-dahan po tayo upang sa pamagitan nito, ang atin pong purpose at ang atin pong mga
magandang pagnanais ay hindi po masira. Dahil mahal tayo ng Diyos, kinakailangan ano, we are brothers keepers. And yet, we are sisters keepers. And yet, we have to do it in a right way, in a proper way, upang kung magkagayon, yung relasyon natin sa tao ay manatiling mabuti at sasabihin pa nga sa atin, salamat po sa reminders mo. Maraming salamat po sa inyong mga paalaala. At sa pamagitan nito, mas lalo pong magiging malapit ang relasyon ninyo sa isa't isa at lalo tigit, lalo pang maging meaningful ang kanilang relasyon sa Diyos. Tulungan po tayo ng Panginoon ngayong umaga as we do the task that we want to do. May it be that the guidance of the Holy Spirit will be taking control of our lives in such a way that we may be able to glorify the Lord. God bless us. Let's bow our heads for prayer. Eternal God, our loving Father, thank you so much for the opportunity this morning that we are able to study your words. May it be that what we have studied this morning will be implanted in our hearts and minds so that we'll be doing the right thing in accordance with your divine will. And may it be, Lord, that when you come again for the second time, you have that opportunity to be in your kingdom. Thank you so much, Lord, for the assurance of protection all throughout the day. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa lahat.